So ngayon, i-share ko po sa inyo ano yung cloth diaper na talagang nagustuhan ko at talagang nag-work siya sa amin. Hi mga mom! Siya ko po si Mommy Jean at dito po ako ngayon para i-share ang aking cloth diaper journey. So without further ado, let's start! So sa lahat ng cloth diaper na pinakagusto ko is yung pocket type. Hindi lang dahil sa madali siyang gamitin, affordable din siya, madaling i-adjust. Nagagamit siya mula newborn hanggang toddler dahil nga gawa siya sa snaps na pwede natin i-adjust. Tapos, pwede din natin ma-customize yung insert, kung anong mga inserts na ilalagay din sa loob. Depende kung anong klaseng baby meron tayo. So, either si baby ay heavy wetter or light wetter. So, sa case ko naman, both of my babies are heavy wetters. So, for your information lang mga moms, I have two kids. The other one is 2 years old and the second one is 8 months. So, both of them are heavy wetters. So, kaya kailangan pang malakasan talaga nilalagay ko sa cloth diaper. So, ganito ginagamit ko, pocket type. Maganda siya. Actually, maganda. Sa lahat ng cloth diaper, ito lang din ang na-try ko at contento na ako dito. Of course, tayo namang mga moms, kapag nakahanap na tayo ng hiyang sa atin, diba, doon na tayo mag-stick. So, ako, dito na ako kasi gusto ko siya. Works for me and for my baby. So, continue lang paggamit. Ito, depende din kung anong mga inserts ang nilalagyan natin sa cloth diaper natin. Itong sa akin is 4 layers to na microfiber. At saka, 4 layers ng bamboo inserts. Ito ginagamit ko, kinukombine ko silang dalawa. Ang kinaganda dito sa insert na to is may snap siya sa taas para hindi siya mag-move-move. Kasi napansin ko, yung mga microfiber na walang snap sa dulo, namumove siya which cause lalo na yung mga baby na masyadong magalaw. So, kapag lagi siyang namumove, na out of place na siya, and then, yun, nagkukos siya ng leak. So, ito, nakahanap ako ng cloth diaper na talagang effective siya, which I will be sharing to you later on. So, ganito ang pag-insert. So, sa baba, itong microfiber, sa taas yung bamboo insert. Ganyan lang. So, mula sa pinaka sa puwetan, ito yung puwetan, ito yung may garter, tapos, ito yung harap. Harap, tapos may snap siya dito. Yan. Diyan mo ilalagay itong isa. Tapos, insert mo lang siya. Pocket type. Sabay mo siyang iyan, oh. Ganyan lang. Tapos, oh. Kita nyo ba? Yan. Ganyan. Mas as easy as that. So, yan, maayos na siya. Diba? Ang bilis, abis ng buhay. So, day and night, same lang, gumagamit ako ng microfiber at saka bamboo insert. So, since pareho sila na heavy wetter. Ayan, slide lang natin yung cloth diaper sa baba. Tapos, hanapin natin yung perfect match ng each snaps. So, there, experiment lang until na mahanap natin yung perfect match ng each snaps. And then, there you go, you can have the perfect fit for your baby. Check the front, the side, the back, kung hindi ba siya masikip, hindi ba siya maluwang. Perfect! Ako naman, depende. Kapag sa araw, pinapalitan ko yung cloth diaper niya kapag nag-poop siya. Kasi every after meal niya talaga nag-poop si baby. Pero minsan hindi naman. So, umaabot siya hanggang 6 hours. Pero sa gabi, hindi ko na siya pinapalitan. Hindi ko na siya ginagalaw. Nagising lang si baby kapag gusto niya mag-dede. Breastfeed naman siya. O breastfeed agad. Tapos tulog na siya agad. Ayaw ko naman siyang distorbuhin. Of course, it takes time kapag sinusuot natin ang cloth diaper, magigising si baby. Okay lang sana si baby lang magigising, pati yung panganay, magigising silang dalawa. So, kailangan talaga sa kanilang dalawa yung pangmalakasang
cloth diaper. So, buti na lang may nahanap ako. Mula pagtulog nila hanggang pagising, yun ang suot nila. So, pinapalitan ko na lang sila pagising nila. So, it's about 10 to 12 hours sila natutulog. So, mahaba-haba talaga. So, pangmalakasan talaga itong cloth diaper na to. So, washing time naman, every after 2 days, naglalaba. Yun naman talaga ang recommended na paglalaba ng cloth diaper. Hindi siya pwedeng magtagal kasi mangangamoy siya at saka yung stain niya pwedeng hindi na matanggal. My own experience, talagang every after 2 days ako naglalaba ng cloth diaper. Just to make sure ba, para hindi rin siya matirhan ng kung ano-ano. So, yun ang ina-avoid natin kasi hindi natin alam na sobrang tagal o minsan kasi lalo na ako, in my case, I have a baby and I have a toddler. So, most of the time, mabilis ang kilos ako. Hindi ko na minsan nape-pre-wash ng maayos sobrang pagmamadali or minsan, hindi ko na siya nababalikan para saan nabadlawan ng mabuti. Lagi ko na siya diretso doon. So, nawawala na sa isip ko. So, ano bang ginagamit ko na? So, gumagamit ako ng Ariel, yung Ariel Automatic kasi gumagamit kami ng washing machine. Pero, nung nasa Pinas pa ako, nag-hand wash lang talaga. Any detergent, basta wala siyang fabric conditioner o wala siyang bleaching o wala siyang stain remover, bawal na bawal yun. Kung hindi pwede yun mga moms kasi nakaka-apekto yung absorbency ng cloth diaper. So yun ang iniiwasan natin, di ba? Lahat ng mga moms, huwag masira yung absorbency ng cloth diaper. Kapag may stain naman siya, ginagawa ko, may mga poops kasi, lalo na yung mga breastfeeding babies, mahirap tanggalin yung stain ng poops. So, ang ginagawa ko is, binababad ko lang siya overnight. Sutin ko lang siya. Tapos, banda, wala na. So, ganito ako magtanggal ng poops sa cloth diaper. Tinatanggal ko muna yung mga inserts. Tapos, in-spray ko yung cover ng toilet spray. Para matanggal yung mga nakadikit na poops. Excuse me po sa mga nanonood dyan. After that, yung inserts naman. Tapos, binabanlawan ko lang siya sa gripo. Ito yung mahirap eh kapag breastfeeding babies. Ang hirap tanggalin ng poop stain. After that, nilalagay ko lang siya sa lagayan ng mga cloth diaper. Tapos, kapag naglalaba ako, nilalagay ko siya sa net. Sineseparate ko yung mga cover sa inserts. Pre-wash muna. Para totally matanggal yung mga ihi dyan or at least mawala siya kahit konti. Tapos, tsaka ko siya nilalagyan ng Ariel powder. So, ito na. Lalabhan na talaga siya. Yun lang. Ang disadvantage for me is bulky siya. Yes, bulky siya. Kasi lalo na pocket type, no? Kung ano-ano yung nilalagay mo, lalo na sa case ko na heavy weather, kailangan pang malakas ang inserts talaga nilalagay ko. Pero later on, masasanay naman si baby, magiging okay naman siya. Wala namang epekto sa kanya, wala epekto sa development ng paglalakad niya. Or at first, hassle siya. At saka talagang kailangan natin maglabas ng pera. Oo, mahal siya kasi kailangan mo bumili ng maramihan ba? Hindi naman sobrang dami, pero of course, isang bili ka ng 5 or isang klase ng cloth diaper para i-test kung effective to para sa'yo. Kasi may ibang cloth diaper talaga na hindi siya maganda eh. So, kailangan mo maghanap ng cloth diaper na mag-work sa'yo at kay baby. So, ako nahanap ko yung akin. May mga nabili akong cloth diaper noon na talagang nagli-leak. As in, kahit yung mga mamahaling cloth diaper, may times na nagli-leak talaga siya. Siguro ang sikreto lang sa cloth diaper is perfect fit siya kay baby at hindi talaga nagli-leak yun. I think kasi marami namang cloth diaper akong nabili na hindi naman sobrang dami. May mga nabili akong cloth diaper na highly recommended sa ibang mommies pero hindi siya nag-work sa akin. So, talagang trial and error yung cloth diaper. So, kumakahanap din tayo, diba? Pero huwag niyo agad-agad itatapon yung ibang cloth diaper. May times kasi na, yes, nagli-leak siya for the first time, pero later on, ma-adjust na natin, magiging okay na siya. So, may mga ibang cloth diaper talaga akong nagamit nung una na nagli-leak. Pero later on, nung alam ko na siya paano siya ilagay, yung
perfect fit kay baby, paano pag-a-adjust sa kanya, nagiging okay naman siya. So, huwag natin itatapon mga moms. Pwede rin natin ibenta yan kung ayaw natin talaga sa kanya. May ibang brands na hindi nag-work sa atin na nag-work sa ibang mommy. So, ibenta na lang natin sa ibang moms, di ba? Sa cloth diaper din, isa din sa disadvantage na kikita ko is talagang hassle siya. At first, yes, hassle siya, lalo na kapag wala tayong washing machine. Masakit sa kamay. Masakit sa kamay, lalo na yung kapag may stain ng poops. Ang hirap tanggalin ng poops. Ayun, ganun. Hassle siya. Hand wash, lalo na nung una ko kasi parang wash and wear ako noon eh, kasi konti pang cloth diaper ko nung una. Pero later on, kapag marami ka nang naitan ng cloth diaper, at saka masasanay ka na sa paglalaba, magiging ano, part na siya ng routine mo. So, magiging madali na lang lahat. Nasa ano naman yun eh, and the process naman talaga yun. Una, mag-a-adjust tayo. At first, mahirap naman talaga. Wala namang madali sa una. Pag may tiyaga, may nilagay. Ang advantage naman, of course, number one advantage na nakikita ko is good for Mother Earth siya. Bakit hindi na natin kailangan ng disposable diaper? Remember, yung disposable diaper, matagal siya bago ma-decompose. It takes 500 years daw, minimum yan, para ma-decompose yung disposable diaper. Second one is good for our babies na, of course, wala siyang chemicals na pwede makasama sa babies natin. Sa din doon is on less chance na magkaroon ng rashes sa baby. Number three, yung nakakatipid talaga tayo. Sobrang laking natipid ko sa cloth diaper. Kasi imagine nyo, lalo na kapag newborn, poops, palit ka every now and then. Better as early as newborn, mag-start na tayo ng cloth diaper. In the long run, makakatipid tayo talaga sa cloth diaper. And lastly, ito talaga, this time na pandemic, grabe, laking tulong ng cloth diaper. Kasi, of course, yung mga bilihin na nagmahalan sila, yung iba na out of stock kasi nga, na-afford na yung iba. In my case, hindi ako nagka-problema kasi may cloth diaper ako. So, gamit na gamit siya in case emergency, like ito nga, nagkaroon ng pandemic. Ngayon, i-share ko po sa inyo ano yung cloth diaper na talagang nagustuhan ko at talagang nag-work siya sa akin. Actually, ngayon ko lang to nagamit sa second baby ko. Sa first baby ko, hindi ko siya nagamit. May mga cloth diaper din si doon sa panganay ko na maganda, pero hindi siya kasing ganda ng nakita ko ngayon. So, i-recommend ko ito. Itong Alva Baby. Yes, Alva Baby. Affordable siya. At saka nire-recommend ko, pocket type, pero yung double gazette, yung may ganito. Kasi talagang hindi siya nag-leak agad, promise. Ang ganda talaga ito. Ito yung sinasabi ko sa inyo na, imagine niyo mula pagtulog ni baby hanggang pagising, yun ang suot niya. Hindi siya nagpapalit. So, talagang maganda siya. At saka, highly recommended din yung bamboo insert. Ito. Actually, both of them are 4 layers. May 5 layers nito. 3, 4, at saka 5 layers. So, pwede kang pumili. Ako, pumili ako ng 4 layers. So, nasa gitna. Kapag 5 layers kasi, so, sobrang bulky na nun. So, yun. 4 layers na lang pinili ko. Tsaka maganda talaga siya, promise. Ito yung pocket niya. Yun nga, itong shinare ko kanina. May ganito siya, may snap siya. So, kapag na-stretch ito, hindi na move pababa yung inserts. Ma-avoid yung pag-leak. Naging problema dun sa panganay ko. Kasi sobrang likot niya. Tapos kapag ini-stretch ito, mababa yung insert. Of course, lalaki siya. Alam niyo naman, kapag lalaki, kapag umiihit, pataas, di ba? So, ayun, nag-leak siya sa harap. So, gawa siya sa waterproof lining. At saka, isang stay dry lining. Ito, stay dry to. So, hindi siya stay dry. From the word dry. Dry lang siya, hindi siya nababasa. So, dumidiretso lang yung ihi sa loob. Ito, waterproof na, hindi lalabas yung ihi. So, ayun, maganda siya. Alva Baby, highly recommended ko siya. Yun lang po mga moms, ang ma-share ko about sa cloth diaper. Sana po may natutunan po kayo. At para sa mga first time moms, kung may mga tanong po kayo at hindi ko nasagot sa video ko, please comment down below. Thank you so much for watching. Bye! Stay healthy everyone and God bless!